What's up mga kasaiklista? So, nag-prepare na po ako ng aking mga gamit sa aking year-end na bike ride po bukas. So, ito po yung aking mga dadalhin bukas sa aking half day po. Half day lang po ito kasi hindi naman ito long ride. So, short ride lang po ito na ano, short ride na year-end na bike ride. So, ito po yung aking mga dala at aking isusuot itong aking mga ato yung aking pang ano pang pang preparation po sa aking bike ride bukas. So, ito po pala yung lahat ng dala ko. So, isa-isahin po natin. So, una po dito sa aking ano sa aking backpack. So, ito po yung bago kong pang mountain bike na backpack. So, dyan ko ilalagay yung aking mga apparels, yung extra t-shirt, extra na mga gamit. So, dyan ko po ilalagay. So, ito po yung aking pasensya na kayo, may palamuti. So, kasi hindi pa ito nalabhan. So, gagamitin ko na ito bukas, pero sa susunod, lalabhan ko na ito. So, pasensya talaga. So, sa ilalim po siya ng aking short. Ito po siya. Ilalim siya ng short. At saka, t-shirt lang. So, ito lang yung t-shirt na parati kong sinusuot. So, hindi talaga ako magsusuot ng pang jersey talaga kapag nagra-ride ako. So, ito yung extra na t-shirt. So, pag uwi ko, magpapalit na lang ako kasi, pagpapawisan yung likod ko kasi naka-backpack po ako. So, next naman ay ito pala. So, ito, as always, parati kong ginagamit itong helmet ko. Ito lang pala yung helmet ko. At saka yung isa, yung pang-road, pero wala naman akong road bike. So, ito po siya. Ito po yung parati ko na kong ginagamit na helmet. So, ito po yung susuotin ko bukas. At saka, next naman ay yung aking pang-bike. So, punta tayo sa pang-bike. So, ito po yung extra na water bottle ko. So, ito po yung extra water bottle na ilalagay ko rin sa aking extra na bottle cage. So, next naman ay So, next naman ay itong aking parati ko naman talaga itong i-mount doon sa aking mountain bike. So, doon sa extended na handlebar. At saka eto, so parati pa rin itong nakamount sa bike ko. Parati ito nakamount. At eto, always, parati ko rin itong na-mount. At saka doon to sa aking frame bag na maliit, yung mini frame bag na triangle. At saka yung susuotin ko rin ko ito. Ito yung susuotin ko bukas. And then, itong susuotin ko naman to, ito, 7-Eleven na semi-hand gloves. At saka meron din akong tawag daw kasi dito ay yung face tube. Pero nung binili ko ito, yung sabi ng nagbebenta, bandana po ito. So, hindi po ito face tube. Parang iba yung face tube at saka yung bandana. Pero hindi ko alam talaga kung ano talaga ito. Face tube ba talaga o bandana? So, yun po guys. So, ito naman. So, yung aking arm sleeve na sa araw. Init. So, at saka always pa rin itong sa aking bike. Always pa rin itong nakamount. So, next naman ay dito tayo sa aking pang-vlogging setup. So, ito po yung pang-vlogging setup ko. So, ito po siya. So, nakikita nyo, ito po yung aking chest mount. Ito po yung chest mount ko. So, ito siya. And then, actually, ito, dadala ko rin to eh. So, pang action camera ko. So, tripod. Monopod.
monopod na pang ano, pang action camera. So DIY lang po ito eh. DIY ko lang po ito. At saka yun sa cellphone ko, ito po siya. Ito. So habang nagse-selfie ako, so ito po yung gagamitin ko. So ano, gagamitin ko ito panting ano, picture selfie while Bluetooth. So Bluetooth pala ito eh. Bluetooth siya. So naibili ko lang siya sa Minisu. So power bank. So always magdala ko na power bank. At saka extra din, extra na power bank na rin siya. So ito po siya yung extra na power bank. At saka yung cord ko. So dadalhin ko rin po ito. So pang-charge. So and then meron din ako itong waterproof na casing just in case maabutan ako ng ulan. So kailangan always. And then ito, ano na? So ito yung parati kong ginagamit na action camera, HD 1080 pixels, pero nung nasubukan ko, hindi pala siya totoo. Pero tiniis ko na lang eh, tiniis ko na talaga kasi gustuhin ko man na magkaroon ng ano. So kailangan ito, tiis muna ko sa ganito. Actually matagal na rin to. I think almost a year na ito sa akin eh. So nung before ako nag-umpisa mag-vlog, so bumili talaga ako. And then also ito, binigay po ito sa akin ng kaibigan ko. So ano, para kapareho lang naman sila eh. So kapareho lang din naman sila, 'di ba? So binigay lang niya sa akin kasi ano, hindi niya kailangan kasi nakabili na po siya ng branded na action camera. So yun pong GoPro Hero 9 na black. So yun po yung bago niyang action camera. So ngayon, ang susunod naman po ay pupunta po tayo sa aking bike. So dito na po tayo sa bike ko. So ang makikita niyo sa bike ko ay ito. So yung bagong setup, ito na po pala yung bagong setup ko parati. So yung brake niya ay nandito siya sa N bar hand grip anong tawag dito sa hindi ko alam, N bar hand grip. Hand grip po ito na itong para siyang bullhorn type. So dito nakikita nyo, so meron akong bike belt dito, yung aking extended handlebar, at saka ano, dito ko imamount yung aking speedometer, at saka itong handlebar na ito, at meron din akong extra na ano dito, extra na taillight na ginawa kong front light. So ito po siya, ganun pa rin yung setup niya dito sa cockpit. So alam ko na po kung ano po yung cockpit. Ito po yung cockpit niya, lahat po, cockpit po yan, lahat, cockpit po yan lahat dito, cockpit po siya lahat. So sa top tube naman, dito sa top tube ko, ay makikita nyo kung ano naman dito. Meron akong mga coins dito, 1 peso coins for refilling water. So kapag naubusan ako ng tubig, so ano, mag-aano na ako ng tubig. So at meron pa dito, so meron pa akong mga iba pang mga action camera accessories dito. Ito po siya, marami pa po akong action camera accessories dito na nailagay. At saka meron na din akong extra na USB, micro USB cord. So at saka may lalagyan po dito ng ano, cellphone. So dito ko po ilalagay yung isa ko pang cellphone na gagawin kong pang GPS. So or maps. So dito ko ilalagay yung pang maps. Sana hindi mainit ang panahon bukas, kasi kapag nailagay ko dito yung cellphone ko, mag-overheat po talaga siya. So sana po magdasal po natin na hindi naman gaano kainit ang panahon bukas. So next naman ay dito. So always ko pala itong dadalhin eh. So always na always talaga. So parang EDC ko na talaga. At saka yung main water bottle ko, at saka bottle cage. At saka ito yung frame bag ko na triangular, na ang nasa loob nito ay yung mga tools ko. So dito naman sa likod ay ito po yung pang mounting ng aking ano, dito sa aking taillight. At saka yung extra taillight naman dito. So ito po pala siya ay ano pala tawag dito, ay ang mount po ng aking chain lock.
mount po ng aking chain lock. So dito ko po yung ilalagay yung chain lock ko kapag nagba-bike ride, kapag pupunta po ako ng grocery at saka ipa-park ko. So kailangan ko, so dito lang yung papasok yung chain lock ko. So dito naman to sa harap, dito naman sa harap. So ito po siya, yung aking extra na bottle cage. So dito ko po ilalagay yung aking extra na water bottle. Dito po siya. At yun po. Yun po lahat yung mga gamit ko. So ano, ang next naman natin gagawin ay ilalagay na natin yung aking mga gamit doon sa aking ano, bag. So ito siya, ilalagay ko na siya dito yung aking mga gamit para bukas. So ito, babalik ko ito sa drawer ko, pati ito at ito. So ano po yung aking ipapasok ngayon? So ito po yung mga pang vlogging app. Ito po yung pang ano, pang vlogging ko. So ilalagay ko po siya dito sa harap, dito sa isa pang compartment. Dito ko po siya ilalagay dito sa isa ko pang compartment. So dito siya. At saka yung ano, yung isa kong ano, spare na ano, ilalagay ko dito sa my mesh packet. So ito po siya dito. Ito siya, mesh packet. At saka yung iba pa, ito yung pang ano ko, pang action camera na DIY. Dito ko pa rin siya ilalagay. Heto, lagay ko na rin siya dito. At saka yung dalawang power bank ko, dito ko siya ilalagay rin. At saka ito naman, yung aking ano, USB cords, dito siya ilalagay. Dito siyang ilalagay. So, ayun siya. At ngayon, yung iba, dito na lang yung sa labas kasi ito yung gagamitin ko kasi. At syempre, kalimutan ko eh, ito, dadalhin ko din pala to. So, pwede pang malamigan. So, ang yung ano, yung cold pala niya ay about 12 hours po yung lamig niya. At saka yung init naman niya ay 8 hours lang. So, parang ano, on the go na parang nagdadala ka ng thermos. Nagdadala ka ng thermos na ano, lagyan mo ng init, mainit na tubig kung gusto mo magkape, di ba? Saan-saan, ito po siya. Ito po ito. Maganda po siya. At pwede siyang ilagay doon sa harap ng bike, pwede mo siyang ilagay rin sa ano, bottle cage, 'di ba? Okay na ito. So dadalhin ko rin to just in case, dahil magdadala po ako ng mga pagkain, snacks at saka ano, iba pa. And also, mayroon pala akong i-review din. So plus bago kong binili na aking pang bike accessories pa rin. So eto, magsisimula na po tayo. So heto pala yon. So heto yung aking bagong bili. So na pang bike accessories siya. So bubuksan na po natin. Ito po yung ano, stem cell na bag na inilagay sa handlebar. So ito po siya. So nakabili na po. So nakabili na po ako ng handlebar na ano, bag. Stem cell na bag. So ito po siya. So ito po guys, ang ganda oh. So pwede ko siyang ilalagay doon sa aking handlebar na bag, sa aking handlebar. So meron pala itong ganito strap. Matatanggal pa lang yung strap nito eh. So yun lang. So ilalagay mo lang siya dito at saka ganyan. So ang ilalagay ko pala dito ay yung aking cellphone muna. So hindi ko po siya muna
hindi ko pa siya muna lagyan ng ano, tawag dito. Hindi ko pa siya muna lagyan ng water bottle. So, cellphone ko muna ilagay muna rito kasi kapag ano ako ng Strava ko, so nag-check ako ng Strava, so doon ko ilalagay sa aking ano, doon ko ilalagay sa aking handlebar. So sa my stem. So guys, ito po 'yun, unboxing and first impression. So maganda siya. And also next natin gagawin ay lahat ko i-install yung aking mga ano, yung mga gamit ko sa aking bike. And so po, na ina-install ko na lahat yung mga gamit ko dito sa aking bike. So nandito na po yung stem cell na bag. So siya, nagkakasya na talaga siya. So na iniisip ko talaga kung paano ko talaga ipapasok, i-install talaga to. So ngayon alam ko na kung paano ang pag-install. Nilagay siya dito sa handlebar dito, at saka nilagay din dito sa my stem, at saka inilagay din dito sa ano, ditong nalagyan po ng strap ng para sa aking top tube na bag. So dito na naipasok ko siya dito, at yun, naipasok ko na itong aking ano, pang coffee. So ito po yung pang coffee ko. So favorite ko sa DC, so favorite ko para sa DC ay si Batman pala. So ito siya, at dito ko siya ilalagay. Yun, oh, okay, di ba, ang ganda. So yun po, na set up na po lahat. So nandito na po yung aking itong primary na headlight ko, na meron tong bike horn, tsaka yung speedometer, yung extra na headlight, yung taillight na nagiging front light na, at tsaka yung remote shutter po dito. So hindi pa kasi gumagana kasi wala pong baterya. So ito yung bike bell, inilipat ko na lang yung bike bell dito. Inilipat ko na dito yung bike bell. So itong stem, yung top tube bag, yung ano, yung water bottle ko pala, meron na pala tong tubig. Nilagyan ko na lang ng tubig. Pati ito, meron na nitong tong tubig. Tsaka yung aking hand pump, nandito rin siya. Yung tools ko nandito, yung taillight ko, yung main na taillight ko ay ito, yung secondary ito. So ito po yung secondary na taillight ko. Diyan siya. And then next naman ay I think yun na yun. So yun na po yung mga kasiklista, yun po yung aking bike setup for tomorrow. So yun po mga kasiklista, yun po yung aking bike setup for tomorrow's year end na aking short ride bike ride. So guys, thank you for watching. Ako nga pala si Randolph, at ito po ang The Tech Cyclist. Ako at syempre po, don't forget to subscribe to my channel and also click the notification bell below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So guys, thank you for watching and see you next year 2021. Happy New Year, and this will be the best bike ride ever, and kauna-unahan ko po itong year end na bike ride. So yun pong aking una pong year end na bike ride dati, so fail po yun, pero nag-enjoy din naman ako. So guys, ito po yung aking panghuling bike ride itong taon. So see you again next year 2021, at sana mawala na po itong pandemic na ito para makapagpatuloy pa tayo sa ating mga bike reviews, bike vlogs, at saka ating mga bike ride po. Thank you so much once again. See you again on my next video next year.